Hi guys! In this video ay pag-usapan natin ang isang lending application na naman na kung saan ay makapag-loan daw tayo up to 20,000 pesos. And very easy step daw po ang process nito. And sabi dito is longer term daw. So titingnan natin kung legit ba talaga ang loan application na ito guys. So kung interesado ka sa video ito ay huwag kaligtaang mag-subscribe, mag-like. And patapusin ang video ito para malaman kung totoo nga ba ang kanilang mga pinagsasabi sa application na. So welcome and welcome back to my channel. So in this video guys, pag-usapan natin si lending application na nagpapautang up to 20,000 pesos. So ang loan application na ito guys ay si Madali Loan kasi ang kulit-kulit guys, lagi siyang nagpapadala ng message sa akin. So in this moment ay titingnan natin kung legit ba talaga na nagpapautang sila ng up to 8,000 pesos pag first timer guys. So before we go, one disclaimer muna, ang video ito ay hindi po sponsored, hindi po ako affiliate sa mga Ola Company and especially ay hindi po ako isang agent. So ina-explain ko po or sineshare ko po yung mga naranasan ko or nakita ko sa isang lending application. Alright, so there you go. At pag-usapan nga natin si Madali Loan, guys. So, si Madali Loan ay nadadownload po sa Play Store. But before kayo mag-download, guys, ay patapusin ang video ito para makita naman natin kung legit ba talaga sila. So, sa application, guys, ay makikita natin dito na meron silang 4.3 na stars and 7.1 download. Ayan. So, makikita natin dito na medyo malaki-laki yung parang positive na review. Pero, titingnan natin, guys, kung okay ba talaga ang loan application na ito. Sabi dito na pwede ka makapag-apply ng loan sa kanila kung ikaw ay over 18 years old and above. Ayan. And sabi dito, shop now and pay later. Minimum repayment period is 91 days and maximum is 120 days. So, para siyang gagamitin sa shop now, pay later, sabi dito. Pero titignan natin, guys. So, the loan amount we offer is 2,000 to 20,000 pesos. As for the actual loan amount, it can be adjusted depending on your own need. Flexible loan term option with interest tiering from 1%. Loan interest up to 36% per year. So, ayan guys. So, yun ang kanilang about application. So, download na natin guys. Ayan. So, upon downloading, syempre makikita natin yung Madali Loan guys. Ganyan. So, magre-require sila. Nasabi dito, offer a personal loan granting a safe and reliable loan service. Madali Loan requires your phone information to make decisions. So, agree na natin yung ating SMS, location, camera. So, agree and continue para makapag-continue tayo sa application nila. Okay? So, sabi dito na allow Madali Loan to make and manage phone calls. Ayan. So, ito din ang ginagawa natin. Phone calls, phone books, SMS. Ayan. So, allow lang natin. And then, after which is makikita natin dito yung kanilang pinapakita na pwede nating ma-loan daw. So, 8,000 pesos. Okay? So, sa pagkakaiba ng mga iba na ang iba, pinapakita yung parang maximum. Pero, ito naman guys ay 8,000 naman daw yung maximum na pwede nating ma-loan. Okay? So, sabi dito is, kailangan ang ating basic information, contact information, ID information, and yung withdrawal information natin. So, tap natin yung loan now. Ayan. So, first thing first is ating phone number. So, mag-ask sila ng ating phone number, guys. Active phone number kasi magsesend sila ng OTP. So, wala nang bago yun, guys. Lagi namang nag-input ng verification code, OTP. Ayan. So, kailangan na active para or active phone number para ma-receive natin ang OTP na ibibigay. Okay? So, allow Madali Loan to access this device location. So, yun din ang isa, guys. And then, upon pagkatapos natin na napindot yung allow or na-click yung allow is yung basic information na natin. So, kailangan nila ang ating phone number, email address, marital status, children, educational level, income, ayan. So, occupation, loan type, current address, length of residence, company name, and yung loan purpose. But, optional lang po yun, guys. Okay? So, confirm natin and after which ay mapupunta naman tayo sa contact reference. So, si Madali Loan guys ay kailangan niya ng 5 na contact reference guys, okay?
So pagkatapos na input natin yung mga contact reference natin or contact person natin is ilagay din daw natin ang ating Facebook username, o di ba? So ilalagay na natin yung username natin sa Facebook, and then next step na natin. So sa next step naman guys ay yung ID information naman natin. So ang kailangan dito is yung one valid ID either sa UMID ID natin, GSIS, SSS, PRC ID, passport, PhilHealth, and driver's license, pag-ibig, voter's ID, and yung national ID. So either or, so maraming pagpipilian ng ID guys. And ang kagandahan dito na nakikita ko is pwede yung PhilHealth and yung voter's ID. Kasi mostly sa atin naman guys is meron tayong voter's ID, PhilHealth ID, ayan. So yun naman ang kagandahan dito kasi hindi naman sila istrikta sa mga ID na yung mga UMID, ganyan. So, next thing na kailangan dito is ating first name, last name, ayan, syempre, yung ating gender, birthday. So, pagkatapos nun, guys, is confirm na natin. And then, we will move on to the withdrawal information. So, ito yung mga kailangan or pwede nating gamitin sa pag-withdraw ng loan natin sa Madali Loan. Either yung GCash natin, GrabPay, PayMaya, Bank Transfer, and yung MLuwilier. So, sa akin, ang nilagay ko na lang is GCash kasi nga GCash ay very flexible and pwede natin gamitin kahit nasa bahay lang po tayo. And then, confirm. So, dito na natin makikita yung approved na amount, guys, na ibibigay ni Madali Loan sa atin. So, as you can see, guys, sa screenshot, so, bali, ilalagay ko yung screenshot kahit saan dyan, dito or dito. Makikita nyo, guys, yung confirm or yung maximum na first na pwede nating i-loan sa kanila is 3,000 pesos. And sabi dito, loan term is 130 days, but meron tayong first payment and second payment. So, pwedeng installment daw, guys. Pero, makikita nyo, guys, yung installment dito. So, 7 days payment, ayan. And, sa 7 days payment is 3,210 ang babayad natin. And then, sa next na babayad natin is 60 pesos. So, parang sa first na installment pa lang is bayad na po tayo, guys. As you can see naman sa screenshot. So, dito naman sa baba niya, yung mga charges, okay? So, sabi dito, charges and fees. So, yung amount na receive po natin is 2,020 pesos. And meron ditong kaltas sa 3,000 na loanable amount, merong kaltas na evaluation fee na 600 pesos. And account management fee is 300 pesos. Transfer fee is 80 pesos. And the first interest, so meron siyang interest, hindi po siya zero interest, na 210 pesos. And second interest is 60 pesos. So, meron silang overdue charge. Pag overdue po yung ating loan, late payment is 150 pesos. And overdue per day po dito guys is 90 pesos. So, ayun po guys, ang explanation dito sa Madali Loan guys. So, ang amount receivable mo is 2,000 pesos. So, merong bawas yung 3,000 pesos na 900 plus. Pero pag magbabayad ka guys, or magbabayad po kayo, is 3,000 plus yung ating babayaran na. Okay? So, yun po yung Madali Loan. Yun po yung computation sa loan na ito. So, nasa inyo guys, kung gusto nyong itry, gusto nyong subukan sa mga personal needs nyo, sa emergency needs nyo si Madali Loan. So, that's it my video for today and I hope na nagustuhan nyo guys. I hope na medyo na-enlighten kayo about kay Madali Loan kung paano nga ba, magkano nga ba ang kanilang kaltas, magkano nga ba ang babayarin guys. So, that's it my video and if you wanna know more sa mga iba pang mga video ko guys, ay andyan po link dyan sa taas guys kung gusto nyong malaman yung mga iba pang mga loan application na pwede nyong subukan kasi meron naman yung zero interest dyan, meron yung mga legit talaga, ay pwede nyo naman tignan dyan guys sa mga links dyan sa taas. So, thank you for watching and I hope to see you again on my next video.